my channel. So today, gagawin natin ng review itong sikat na sikat na 2-in-1 Milko Underarm and Foot Deodorant Powder for Family Protection. So, dalawang size nito guys, isang 40 grams at saka isang 80 grams. So, itong 40 grams guys, 49 pesos ko siyang nabili. Tapos, yung 80 grams naman, 88 pesos niyo siyang mabibili. Anyway guys, medyo matagal-tagal na yung paggawa ko ng skincare review. Although, hindi ito skincare, pero patungkol ito sa hygiene. Isa sa pinaka-importanting kailangan nating pagtuunan ng pansin. So, ngayon guys, dahil nga diba nagtuturo ako, lakad kami ng lakad, lipat kami ng lipat ng room, kami mga teachers. So, ayun, hindi natin maiwasan na pinagpapawisan yung kilikili natin. Pero ayoko naman kasing gumamit ng deodorant kasi nakakaitim nga yan ng kilikili. So, naghanap ako ng mga products sa YouTube, ganyan, yung mga pwedeng gamitin na hindi nakakaitim ng kilikili, nakakatulong sa pagbawas ng amoy ng pawis at tsaka kahit papano nakakatulong sa basang kilikili o sa baskil. Yung akin guys, binili ko siya sa generic pharmacy dito sa Metrotown sa amin. 49 pesos, 40 grams, hindi ka na lugi sa product na ito. Maganda naman siya. So, na-try ko na siya. Siguro, 1 to 2 months ko na siyang tinatry and okay pa din siya. Tsaka madami pa din siyang laman. At tsaka matipid siyang gamitin. So guys, tulad ng dati, magiging full honest lang tayo sa pagbibigay ng review ng product na ito. So, sapat na siguro yung dalawang buwan o isang buwan may get sa pagre-review ko ng product na ito para ma-share ko naman sa inyo kung ano yung pwede ninyong ma-experience o ano yung magagawa ng Milko powder na ito. So anyway guys, ito ay 2-in-1. Pwede siya sa underarm, pwede din siya sa paa kung nangangamoy o kaya naman namamasayang iyong paa sa pagsasapatos o kaya hindi ka nagsusot ng medyas. Ayan, nangangamoy siya. Pwede niyong gamitin itong powder na ito. Tinatry ko siya kapag nandito ako sa bahay kasi kahit na nakamedyas ako, nagpapawis yung paa ko, although wala siyang amoy, pero yung nagpapawis siya, diba? Pwede yung maging cause ng pangangamoy ng paa ko. So, ang ginagawa ko guys, ina-applyan ko yung medyas ko ng Milko powder na ganito. Binubuhos ko direct sa aking sapatos o kaya naman sa medyas para hindi ganun pagpawisan yung aking paa. So, ayun, okay na tayo sa paa. Sa kilikili naman tayo ngayon guys. Trinay ko siya. Nung first try ko, okay siya. Hindi nagbasa yung kilikili ko, hindi rin nangamoy. Pero hindi siya nangamoy at hindi sobrang nagbasa kasi hindi sobrang init yung panahon nung time na trinay ko siya. Sa Pilipinas, kung itatry nyo to, alam nyo naman na sobrang init ng panahon ngayon, lalong-lalo na kapag summer, kailangan natin ng mga ganitong deodorant, mamawis at mangangamoy pa din yung kilikili nyo, pero malilesen niya, okay? Nung ginamit ko kasi ito, tapos sobrang active ko that day, lakad ng lakad, buhat ng libro. Tapos ang ginawa ko pa, naglakad sa mainit na lugar. So ayun guys, pinagpawisan ako kahit nag-apply na ako ng ganito. Kahit konti o madami yung apply nyo guys, magpapawis talaga yung kilikili nyo. Pero malilesen niya yung pagpawis. Okay na sa akin yun guys, kahit hindi niya mapigilan yung lahat ng pawis na ilalabas ng kilikili ko, okay lang. Okay? Kasi normal naman yun, di ba? Yung hindi normal, yung mangamoy. So, nababawasan niya yung pangangamoy ng kilikili ng pawis. Okay? Hindi ko lang alam kung mababawasan niya ba yung pangangamoy ng kilikili. Yung putok ba, kumbaga yung tawagin natin. Hindi ko alam kung mababawasan niya yung putok na meron kayo kung meron man kayong putok. Pag malala na yung inyong amoy sa kilikili, ay suggest pumunta na kayo sa derma. Pero kung okay lang naman na sa solution ng ibang deodorant, okay na tong powder na to guys. So, sa akin, okay naman kasi pawis, amoy pawis lang naman. Especially kapag lakad ng lakad at sobrang init ng panahon. So anyway guys, dito sa likod, meron siyang nakasulat na since Milko 1958. So ang Milko daw ay 1958. Sobrang tagal na pala niya. Pero ngayon, taon ko lang siya nalaman kung hindi pa nag-quarantine at hindi pa ako na-addict sa panonood ng mga reviews sa YouTube. And anyway, sabi niya dito, ito ay all natural, yes. Mild, yes. Non-sticky. Merong konting sticky kapag ginamit ko to. I mean, kapag nagpawis na yung kilikili ko, pero kapag ina-apply mo siya, hindi talaga siya sticky kasi nga powder lang siya na ina-apply mo sa kilikili mo. Non-darkening, yes, hindi nag-dark yung kilikili ko. Unlike kapag gumamit ka ng ibang deodorant, talaga magda-dark yung kilikili mo. Next, does not stain fabric, yes. Ang tagal ko na siyang ginagamit, as in everyday special pag lumalabas ako ng bahay. O kaya naman, kahit na hindi ako lumabas ng bahay, basta alam kong may gagawin ako that day, nag-a-apply ako. At hindi siya nag-i-stain sa damit. Kahit colored pa yan, kahit black pa yan, o anong kulay pa yan, hindi siya nag-i-stain sa damit. So, okay sa akin yun. And then, provides all-day protection. Hindi all-day. Siguro kung mag-re-apply ka, magiging all-day. Pero kapag pag-apply mo,
siguro mga 2 hours, ganyan, medyo nagpapawis na yung kilikili ko, medyo nagiging sticky na, pero hindi siya nangangamoy, hindi siya malalang amoy ng pawis, at hindi malalang maasim na amoy. Controls excessive perspiration, prevents body odor without clogging pores. Okay naman yun, hindi naman nagka-clog yung pores ko, tapos ayun nga, nakakatulong siyang ma-prevent yung body odor mo. So, meron din siyang direction for use dito kung paano siya i-apply. Sabi niya dito, after bathing, dry your underarms and feet thoroughly, then apply Milko powder sparingly. Tapos, kapag nag-apply nga pala kayo guys, huwag yung sobrang kapal kasi pwedeng tumulo o bumaba yung powder sa ibang part ng damit mo. Kaya, especially kung black yung damit mo o kaya black yung pantalon mo, may time kasi na bababa yung powder. And sabi niya dito, may also be sprinkled inside shoes, shine guards, and other sportswear. So, pwede mo siyang ilagay, pwede i-boost-boost mo lang ganyan sa mga sapatos, chinelas na gagamitin mo. Kasi minsan, di ba, kahit naka-chinelas ka, nagpapawis pa din yung paa mo, so pwede mo siyang buhusan. Meron din siyang warning dito, guys. Sabi niya, do not apply to broken skin. Halimbawa, may sugat yung kilikili mo, kabubunot lang ng kilikili mo, yung buhok sa kilikili mo. So, huwag ka muna mag-a-apply para hindi ma-irita yung kilikili mo. And then, sabi niya dito, guys, if ever na magkaroon ka ng rashes gamit nito, banlawan mo agad at huwag mo na siyang gagamitin. And pwede kayo mag-consult sa doctor if malala yung naging rashes. Actually guys, dalawa lang yung ingredients na nakikita ko dito. Potash, alum. Ang alam ko kasi, ang alum ay tawas, di ba? Kasi nung sinearch ko yung potash, alum, so, ang lumabas doon, parang style, yung parang bato siya na style tawas, ganon. Then, meron pa siyang isa, yung hydrated magnesium silicate. Guys, bago tayo pumunta doon sa ingredients niya, meron palang nakalagay dito sa bottom, manufacturing date and expiration date. At saka pag inopen mo siya, ganito, yung itsura niya. Actually, ito guys, ay ginagamit ng mga PBA players. Ibig sabihin nun, pwede siya sa boys. So, pwedeng pambabae, pwedeng panlalaki, pwedeng bata, pwedeng matanda. Halimbawa, yung anak ninyong elementary, high school, college, ayan. Pwede niyong buburan yung kilikili nila o kaya naman yung mga sapatos nila para maiwasan yung pagpapawis at pangangamoy. So, pag inopen mo siya guys, ayan, merong nakasulat dito ng sticker. Pwede mong ialisin yan, parang yung powder lang na regular, may nakalagay dyan or may nakadikit na sticker. And then, ang nakalagay dito, Milko Deodorant Powder, All Day Protection, yun lang. At saka meron siyang mga butas. Kung makikita ninyo, hindi ko inalis yung buong sticker para hindi sobrang powder yung maibuhos ko. Tatlong butas lang yung nilagyan ko o inalisan ko ng sticker para yun lang yung paglalabasan ng powder. At saka para tipid din at hindi masayang ibang powder na lalabas. At ang isang maganda pa dito guys, produkto ito ng Pilipinas. Actually, meron silang deodorant yung roll-on. Ito kasi powder lang eh. So, hindi ko alam kung ano pa yung mga products na meron sila. Pero, ayun, isa ito sa mga product na na-try ko na. So, yun na nga guys, nung tinatry ko tong product na ito, nag-search din ako patungkol sa potassium alum o potash halum at saka sa hydrated magnesium silicate. Pasensya na kayo guys kung ganito ako magsalita. Ang sakit kasi ng mga singaw ko, kaka-adjust lang ng braces ko at sobrang sakit ng mga singaw ko banda dito kaya nahihirapan talaga ako magbuka ng bibig ko, napapansin nyo. Ayan, malalayong dito, sobrang laki. So, gusto ko lang sabihin sa inyo para maging aware kayo. So anyway, sabi niya dito, nung pagkakaalam ko, nung pagkakasearch ko ng potash halum, sabi niya dito nakakakill daw siya ng bacteria within 1 to 2 hours, tapos pwede mo siyang gamitin twice a day. So ito guys, pwede mong gamitin twice a day. Dapat, maliligo ka muna or babanlawan or lilinisin mo muna yung kilikili mo bago ka mag-apply nito. Kasi baka pinagpawisan siya, sobrang baho niya, tapos nag-apply ka ng ganito, baka lumala. Okay? Kailangan dapat kahit papano, linisin or banlawan lang muna natin siya. Tapos guys, yung hydrated magnesium silicate naman, ito yung ultra white talc powder. Kaya kapag inopen mo to at pag ginamit mo siya, puting-puti yung powder niya. Alam niyo ba yung mga Johnson Baby powder? Ayan o, ganyan na ganyan yung itsura niya. Tapos medyo maligas-gas siya. Hindi siya super fine, hindi katulad ng mga baby powder na super fine kapag nilagay mo sa mukha, super fine. Pero ito hindi. Medyo maligas-gas. Hindi ko alam kung kapangpangan word ba yun o Tagalog. Pero medyo, meron kang mararamdaman, hindi siya super na pinong-pino na powder. At saka pala guys, itong Milko underarm and foot deodorant powder nila, natural na deodorant lang siya, kaya hindi ka mangangamba. Pinapagamit ko din to kay boyfriend pag aalis kami. Halimbawa, nandito siya, tapos aalis kami. Binububuran ko yung kilikili niya para okay. At saka,
hindi pa ako nakakakita ng pagpute din sa kilikili niya tsaka sa kilikili ko. Parang wala siyang masyadong effect din sa pagpapapute. Okay, nagiging honest lang ako sa review ko ha. Kasi may mga iba na sinabi nila na pumuti daw yung kilikili nila. Ako so far hindi pa, wala pa ako nakikita ang pagpute sa kilikili ko kasi lagi ko naman sinisilip yung kilikili ko. Tapos nga pala guys, nakalimutan kong ipakita sa inyo yung application, my God. So ngayon, magsisingit tayo ng application ng powder na ito. So nga pala guys, itong Milko powder ay walang preservative, wala siyang synthetic ingredients, at wala siyang fragrance na kasama kaya hindi maiirita yung kilikili mo. Actually wala siyang amoy. To be honest, kapag gina-apply ko siya, and nga pala guys, hindi siya nakaka-absorb ng sobrang pagpapawis ng kilikili tulad ng mga antiperspirant, pero nakakabawa siya nung pangangamoy ng kilikili. Ang dami pa din niya guys, oh. Ayan, oh, madami pa din siya, diba? Pag binili mo to, hindi naman siya punong-puno, pero ayan, 40 grams, okay na sa akin to, matagal ko na siyang magagamit. So ilang buwan ko na nga ginagamit, and okay pa din naman siya sa akin. So nga pala guys, nasabi ko ba kung saan nabibili itong product na ito? So meron kayong mabibili sa supermarket, sa SM, tsaka sa mga mall, ganyan. Pwede kayong makabili. Kaso nga lang, hindi ko alam kung meron ba sa Watsons ng product na ito. Kasi hindi ko siya nakikita sa Watsons nung mga nag-window shopping ako doon. Tapos sa generic pharmacy, meron din siya kasi doon ko nga ito binili nung bumili ng gamot yung nanay ko. So nakita ko na meron sila, ayun, binili ko siya agad. Tapos sa Mercury Drug, hindi ko alam kung meron din sila. Pero yun yung alam ko, supermarket at saka sa generic pharmacy meron sila. Actually guys, sa online meron din sila eh. Sa Beauty M&L, makakabili kayo ng product na ito. Yung sinasabi nilang Baskill No More, parang hindi naman. Meron pa din namang Baskill, pero sobrang light lang. Hindi na tulad nung kapag lumabas ka ng bahay, yung bilog na malaking ganito sa kilikili o kaya sa damit, yun, mawawala na yun, mababawasan na yun, at nakakatulong siya. Maganda siya sa peeling kapag in-apply ko siya, parang wala kang mang in-apply, nakakalimutan mo na may in-apply kang product. So yun nga guys, sa mga magtatanong kung nakakaputi siya ng kilikili, sa akin, hindi. Ewan ko lang sa iba guys. Siyempre, iba-iba naman ang resulta ang makikita natin. Iba-iba kasi tayo ng skin type. Pero kahit hindi siya nakakaputi ng kilikili ko guys, so far wala pa naman ako nakikita. Pero siguro kung meron man at matagal ko na siyang na-i-upload tong video na to, i-comment ko yan dyan para makita ninyo. Pero kahit hindi siya nakakaputi ng kilikili, okay lang sa akin. Gagamitin ko tong product na ito until makahanap ako ng mas better siguro dito na powder, all natural, tapos hindi mangingitim yung kilikili ko. So yun guys, it's a yes para sa akin sa product na ito, sa paa at saka sa kilikili. Okay na okay itong product na ito. Sa mga anak ninyo na pinoproblema ninyo, bilhin nyo na itong product na ito. Sobrang mura, tapos sobrang tipid niya lang din gamitin. Nga pala guys, sa mga nagtatanong kung ano ginagamit ko mga product sa kilikili ko, nag-upload naman ako ng mga reviews ng mga product na ginagamit ko sa kilikili ko. At saka isa pang rason guys, I think yung matagal ako bago magbunot ng buhok sa kilikili. Doon sa clip kanina, kung makikita ninyo, sobrang konti lang ng buhok ko sa kilikili. Konti lang sila, as in konting-konti lang. Yung nakikita nyo parang black na kilikili pag may buhok. Tapos sobrang tagal bago ko sila bunutin kasi nga ko konti lang sila. So I think that's it for this video. Thank you so much for watching. Huwag nyo kakalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe. Bye!